Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, November 21, 2021. Kung mapapansin nga po natin, magiging maganda po ang lagay ng ating panahon dahil wala po tayong nakikitang panibagong sama ng panahon or bagyo, no? Na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon nga po, ang nakikita natin na mga weather system na ating na umiiral sa ating bansa ay itong Northeast Monsoon or yung Amihan at itong Shear Line or yung ating Tail End of Frontal System. At yung ating mga localized thunderstorm ay makakaranas po yan or makakaapekto sa may parte ng Metro Manila. Kung makikita natin yung Shear Line, ano, ito nga po ay nakakaapekto sa may bandang CALABARZON, sa may Aurora at Isabela hanggang sa may Cagayan. So mapapansin natin, check natin sa ating satellite image. Kung mapapansin nga po natin yung ating satellite image, may mga posibilidad doon na pag-ulan dito po sa may Northern Luzon. So posible pong makaranas ng pag-ulan at bunsod pa rin po yan ng ating Shear Line at ng ating Northeast Monsoon dito nga sa may parte ng Ilocos Region, sa may Cordillera, and sa may Cagayan Valley, Central Luzon. At sa may Metro Manila naman po, makikita natin na may posibilidad po na makaranas tayo ng mahina at katamtamang pag-ulan. At dito naman po sa may Bicol Region, kung makikita natin, magiging maganda rin po ang lagay ng panahon. Wala tayo masyado nakikita makakapal na kaulapan na posibleng magpaulan sa may Bicol Region. Dumako naman tayo sa may Calapan kung saan nga po na may posibilidad ng isolated rain shower, pero the rest of Mindoro, wala na po tayo nakikitang posibleng mga pag-ulan at magiging maganda na po ang lagay ng panahon. Dito naman po sa may Visayas area, kung mapapansin natin, makakaranas po tayo ng mga pulupulong pag-ulan. Kaya may posibilidad po makakaranas tayo ng bigla ang pagbuhos ng pag-ulan. At dito naman po sa may parte ng Mindanao ay magiging maganda rin po ang lagay ng ating panahon at wala tayong inaasahan na malalakas na pag-ulan na posibleng makapekto sa may Mindanao. Dumako naman tayo dito sa may Palawan kung saan nga po magiging maganda rin po ang lagay ng panahon. Meron man makakapal na kulapan pero ito po'y nasa karagatan. Wala po tayong inaasahan na mga posibilidad na malalakas ng pag-ulan. May posibilidad lang po tayong makaranas dyan yung mga isolated rain shower or localized thunderstorm. Tumako naman tayo sa ating advanced weather forecast kung saan nga makikita natin by November 22. Tuloy-tuloy nga po tayo makakaranas ng mga pag-ulan dahil po yan dito sa ating shear line at bahagyang hihina panandalian yung ating Amihan. Yung ating shear line ay aabot na lang hanggang dito sa may extreme northern Luzon. At pag sapit naman ng November 23, mapapansin natin muling bubugso itong Amihan at makakaranas po ang Luzon ng mga pag-ulan. By November 24, mapapansin nga po natin may mga posibilidad na malalakas na pag-ulan sa may northern Luzon. Lalo po yan dito sa Tugigaraw, Kapari, Cagayan at maging sa may Isabela. Kaya ibahin pag-iingat na po sa ating mga kababayan dyan dahil sunod-sunod na araw po tayo makakaranas ng pag-ulan dyan, kaya may posibilidad po yung pagbaha at pagunang lupa sa mga matataas na lugar at sa mababang lugar naman ang mga pagbaha. By November 25, makikita natin tuloy-tuloy nga po makakaranas ang ating bansa na mahihina at katamtama mga pag-ulan. By November 26, mapapansin natin tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng mga pag-ulan. By November 27, makikita natin mas malalakas na pag-ulan or makakapal na kaulapan na nakikita natin by November 27 na posibleng makaapekto sa Northern Luzon, Extreme Northern Luzon at maging sa Central and Southern Luzon. Iba yung pag-iingat ng mga kababayan natin dyan dahil sa mga pag-ulan, kaya magdala na po tayo ng ating payong.
by November 28, makikita natin tuloy-tuloy po ano, makakaranas tayo ng pag-ulan. Sa ngayon nga po, nakikita natin ayon sa ating advanced weather forecast, wala pa po tayo nakikitang anumang sama ng panahon or bagyo na posibleng mabuo sa loob at labas ng ating bansa. By November 29, mapansin natin na makakaranas pa rin po tayo ng tuloy-tuloy na pag-ulan at napapalibutan pa rin po tayo ng makakapal na kaulapan. By November 30, mapapansin nga po natin ano, na bahagyang humina ulit yung ating amihan, at kung mapapansin natin yung ating shear line ay nasa pinakaibabaw na po ng ating stream Northern Luzon. Sa ngayon nga po, mapapansin natin ano, na wala po tayong nakikitang sama ng panahon. Again, inuulit natin dahil mahaba pa nga po yung ating advanced weather forecast. May mga posibilidad pa po na marami pang mga pagbabago, kaya tumutok lang tayo sa ating weather update para po dito sa ating mga minomonitor na mga weather system na may mga posibilidad pa po nga magbago. Kaya mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.